Hayatinik, sa mga nagaantay ng balita kay Ate Kay, ang nasagap ko lang po na chismis eh, nasa Japan na raw po. Hindi ko rin mahanap ang Facebook account niya. Baka nagpalitan ng name o baka Japanese letters ang gamit. So ang ikikwento ko na lang sa inyo ngayon ay tungkol sa isang tower malapit sa malaking puno sa school namin nung nasa elementarya pa ako. Grade 3 ata ako nung nangyari to. Bale, sa likod ng isang room ng grade 2, may malaking puno. Hindi ko sure kung anong puno yun eh. Sa katabi naman ng puno na yun, may maliit na tower. Dalawang palapag lang. Pa-square siya. Pag nakapunta ako dun ulit, pipicturan ko pati na rin yung puno para makita nyo. Tulad ng ibang school sa Pilipinas, ang chismis, dating sementeryo ang eskwelahan namin. Tapos, madaming kwento na may mga nagmumulto at mga engkanto rin. Ang sabi, haunted daw yung maliit na tower na yon. Ang chismis kasi, may nagpakamatay daw doon dati. Nagbigti raw. Hindi ko alam kung papaano, kasi ang liit lang talaga ng space doon. Maniniwala pa ako kung doon sa malaking puno nagbigti, pero ibang kwento na yon. Dahil nga sa balitang may nagpakamatay doon, wala na masyadong napunta doon ng mga estudyante dahil sa takot. Ang mga nakakapasok lang doon, iilang teachers at saka yung tito ko na janitor assistant ng principal. Ginawa na kasing bodega yung pangalawang palapag ng tower. Hindi kasi pwede sa baba kasi bahain sa lugar namin. Isang araw, may umakyat doon na teacher. Pagkatapos, nung pababa na siya, bigla raw siyang sinaniban. As in, katirikan ng araw, sinaniban si ma'am. May mga elementary students daw na nakakita sa kanya. Dahil sa takot at pag-aalala, nagtatakbo ang mga ito sa kalapit na classroom at humingi ng tulong. Nung una, inakala raw nila na aksidenteng nahulog sa hagdan yung teacher. Pero paglapit daw nila, tila kinukumbulsyon na raw si ma'am at nagsasalita na ng hindi maintindihan. Dalawang teacher na ang humahawak pero hindi daw nila nakakaya yung lakas ni ma'am. Buti na lang din at malapit sa gate yung tower. Nailabas nila at nadala sa specialist si ma'am. Pero hindi ko na alam kung sa albularyo sila unang pumunta o sa ospital muna. Pero sigurado akong nagpatawas yun kasi paano nila nalaman na sinaniban si ma'am? Wala naman akong nabalitaan kung anong findings nung dinala si ma'am sa ospital. Sa pagkakatanda ko, papasok pa lang ako noon. Panghapon kasi ang klase ko. Madami akong nakitang estudyante na nagkukumpulan malapit sa tower, kaya nakichismis ako noon. Nagkwento naman ang mga loko. Sabi pa nung isa, sayang daw at di ko nakita. Minwestra pa ang paggaya kung paano ito nasaniban. Sira ulo eh. Ilang buwan din kinandado yung tower at wala nang lumalapit doon. Pinagsabihan rin kami na wag na munang mag-aagala kung saan saang parte ng eskwelahan. Lalo na at medyo mapuno yung lugar. Totoo man o hindi, hindi naman masama kung mag-iingat, diba? Mahirap na, baka may masaniban ulit. Matagal ding naging usapan yung pagsanib kay ma'am, pero dinaglaon, nagsawa na rin ang mga tao pagchismisan. Hanggang ngayon, kapag nagjo-jogging kami at napapadaan sa school, hindi kami lumalapit sa tower na yon. Mahirap na, ang pangit masaniban ng amoy pawis ka, no? Char. Sa susunod ulit, may chichika ulit ako sa inyo. Tungkol naman sa school ko nung nasa high school na ako. Yun, sure ako. Ako mismo ang nakakita. Paalam. Paalam.